ba sa stage ang isang lalaki simula na pala ng programa? Hindi ko man lang namalayan yun dahil nakatutok ang atensyon ko sa dalawang nasa harapan ko. Kung makapalupot kasing babae kay Mr. Faltado ay parang nakalimutan ata nila na nasa marketing event sila. At hinahayaan lang ng boss kong babaeng ito sa ginagawa nito? Hindi ako mapakali sa upuan. Hindi ako komportable sa nakikita. Lalo pa nang dumantay ang ulo ng babae sa balikat ng boss. Anong akala niya? Nasa movie date sila. Si Mr. Faltado naman ay nakatutok lang ang mukha sa stage. Pero dahil nasa likuran ako, hindi ko makita ang reaksyon sa mukha nito. Ay, bakit ba masyado akong apektado? Nagsiselos ba ako? Ang tanong doon ay kung may karapatan ka bang magselos? Bulong ng utak ko. Itong utak ko talaga, ang hilig sumingit eh, no? Alam ko namang wala, kaya nga nagyuko na lang ako ng ulo. Buti pa mag-cellphone na lang ako para malibang. Inopay ko ang Facebook at nag-browse sa newsfeed ko. Beshi, ano? Kamustang event? Pagbukas ko sa messenger ay pumasok agad ang message ni Charisse. Hindi ito nakapunta dahil may mahalagang lalakarin daw. Okay naman. Eto medyo bored. Agad na reply ko naman sa kaibigan. Bored? Maghanap ka ng gwapo dyan, tsak madami. Baliw, puro estudyante lang nandito. Parang mga kapatid ko na. Ano ako, sugar mommy? Reply ko dito na dinagdagan pa ng emojis. Nalibang ako sa pakipag-chat sa kaibigan na may nadinig akong music. Aba, mukhang may intermission number pa. Wait lang, alam ko tong kantang to ah. Pangangat ko ng ulo ay bumungad sa akin ng singer na si Michael Pangilinan. OMG! Ang gwapo pala nito sa personal. May bit-bit itong gitara at nakaupo sa sofa na setup ng programa. Bigatin palang mga guest namin ngayong gabi. At na nagsimula na itong kumanta ay natulala na lang ako sa ganda ng boses. Hindi ko na namalay na tumutulo na pala ang luha ko, pero patuloy lang ako sa pakikinig. Ninanamnam ko ang lyrics ng kanta. Tagos na tagos kasi sa puso ko ang bawat salita at bawat kalabit nito sa kwerdas ng gitara. Napatingin ako sa nakatalikod na boss. Para sa kanya bang mga luhang ito? Claire, are you okay? Narinig kong tanong na kauupo lang na si Mr. Sandoval. Napasulyap naman si Mr. Faltado at huli na, hindi ko na nabawi ang tingin na sinalubong nito ng nagtatakang mga mata. Bakas kaya ang lungkot sa mga mata ko? Natatakot ako mabasa ng amo ang nararamdaman ko. Okay lang po. Nadala lang po ako sa kanta. Sagot ko at aktong pupunasan ni Mr. Sandoval ang luha ko. Iniwas ko na lang ang mukha at agad na tumayo. Magsi-CR lang po muna ako. Paalam ko dito at nagmamadaling umalis na. Nang naglalakad na ako sa hallway ay hindi ko pa mapigilan ang pag-iyak. Buti na lang ay walang katao-tao sa lugar. Kaya malayang dumadaloy ang mga luha sa aking mga pisngi. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga at nalalabo ang paningin ko. Ano ba naman itong nangyayari sa akin ngayon? Daig ko pang niloko ng boyfriend ah. Oo. Nagseselos ako pero tanggap ko naman sa sarili ko na hanggang paghanga na lang ako kay Mr. Faltado. Pero hindi ko mapigilan, ang bigat sa pakiramdam eh. Parang may kung anong nakadagan sa dibdib ko. Kasalanan ni Michael Pangilinan to eh. What happened? Napatigil ako sa paglakad. Boses ito ng boss ko na ngayon ay nasa likuran ko. Paano naman ako haharap dito kung patuloy pa rin sa pagtulo ang luha ko sa mukha? Napalunok na lang ako dahil naramdaman kong humakbang na ito papalapit. Tumakbo na lang kaya ako papasok sa toilet. Total malapit na naman yun. Pero huli na. Dahil nasa harapan ko na pala ito na sinalubong ang mga mata ko na hindi makatingin ng diretso. Wala po sir, sagot ko dito. Pilit na iniiwasang masalubong ang mga titig nito. Then why are you crying? Nakakunot noon ito. Po, may naalala lang po ako. At nagyuko na lang ako ng ulo dahil baka mahalata nito na hindi ako nagsasabi ng totoo. Inaantay ko umalis ito nang makapag-CR na ako. Pero tahimik lang ito na nakatayo sa harapan ko. Hindi ko natiis at tumingala ako sa mukha nito. Tell me Claire, bakit parang may pag-aalala sa mga mata ni Mr. Faltado? Ah, kasi po kanta yun ng ex-boyfriend ko sa akin. Yun po naalala ko lang po siya. Pagsisinungaling ko dito. Ex-boyfriend? Timbagang naulit nito. Opo, nautal kong sagot. Ang kanina'y lungkot ko'y parang napalitan ng kaba. Parang biglang kumabog ang dibdib ko sa reaksyon nito.
Bakit parang galit naman ito ngayon? May nasabi ba akong hindi nagustuhan? Lester! Tawag ni Presi na sumunod din pala. Nabaling ang atensyon ng boss ko sa babae kaya nakakita naman ako ng pagkakataon. Agad ako naglakad patungo sa CR at pumasok doon. Hindi ko nanilingon pa ang dalawa. Lester! Lester! Pilit ko pang ginagaya ang maarteng boses ni Presi. Lumabas ako para maglakad-lakad at magpahangin. Nakita ko na lang ang sarili na nasa gitna na ng courtyard garden ng gusali. Puno yun ng mga halaman at sari-saring bulaklak na lalong pinaganda ng isang fountain na pinalilibutan ng mga ilaw. Tahimik ang paligid at wala ni isang tao man lang ako makita. Kaya parang gumaan bigla ang pakaramdam ko. Napakapayapa. Ano kayang nagustuhan ni Mr. Faltado sa babaeng yun? Maganda? Oo. Pero madami namang babaeng maganda. Wala namang espesyal sa kanya o baka naman bitter lang talaga ako? Buti pa, magpalipas na lang ako ng oras dito. Hindi naman ako kailangan sa loob. Nagpunta lang kami dito para talaga manood. Kaso ibang napapanood ko. Yun ay kung paano lingkisin ng babaeng yun ang boss ko. Napaupo ako at tumingala sa madilim na kalangitan at bahagyang isinandalang ulo. Tanaw ang liwanag ng mga bituin at buwan na ang sarap-sarap pagmasdan. Naalala ko tuloy noong bata pa ako. Tuwing napapagalitan ni mama ay umaakit ako sa bubungan para maglatag ng kumot. Doon ako nakahiga para tumingin sa langit. Kakaiba kasi ang hatid na kapayapaan sa akin kapag nakamasid lang ako sa mga bituin. Parang naiibsan ang sama ng loob ko at tinanakit ng dibdib ko. Katulad ngayon, napapikit ako dala ng nakakabinging katahimikan ng paligid. Tanging dinig ko lang kasi ang mahihinang huli ng mga kulisap. Claire, dinig ko ang mahinang pagtawag sa pangalan ko. Pagmulat ng mga mata ay ang gwapong mukha ng boss ang agad na nakita ko. Ah, sir, sorry po, naidlip po pala ako. Agad akong dumiretso ng upo at inayos pa ang nagulong buhok. Paano kaya niya nalaman nandito ako? Tatayo na sana ako pero bigla itong naupos tabi ko at nagsalita. It's okay. Lumingalinga muna ako sa paligid at baka kasunod na naman ito ang babae. She already left. The event has ended. Sabi nito na tumingin sa akin at bahagyang ngumiti. Namamalik mata ba ako? Ganun po ba? Tumingin ako sa suot na relo. Alas 9 na po pala. Sige po, uuwi na din po ako. Wait. Pigil nito sa akin na hindi gumalaw sa pagkakaupo. May iutos pa po ba kayo sa akin, sir? Tanong ko dito na lihim na nananalangin na sana ay wala na. Hindi ito agad nagsalita. Sa halip ay pinagsalikop ang mga palad at itinukod ang mga siko sa magkabilang hita. I just want to say sorry. Anong nakain ng boss ko at naisipang mag-sorry sa akin? Ah, para saan po? Tanong ko na tumingin sa mukha nito. Pero iniwasan ko mapatitig sa mga mata nito. Mahirap na at baka ma-hypnotize na naman ako. I know that I have been treating you badly. Sagot nito na naglayo ng tingin. Ano kayang tinutukoy ng boss? Baka ang pagsigaw at pagpapahiya niya sa akin nung nasa Hong Kong kami? Ah, wala na po yun sa akin. Isa pa, kasalanan ko din naman po kung bakit kayo nagalit. I have a lot of things on my mind. And most of the time, hindi ko napapansin how I treat people around me. Ang mga mata nito ay ibinaling muli sa akin dahilan para biglang kumabog ang dibdib ko. Parang may kung anong humaplos na naman sa puso ko. Hindi ako sanay sa ganito pakikipag-usap sa akin ng boss ko. Okay lang po sir, naiintindihan ko po. Mahina ko sagot dito. But I'm not a bad person, Claire. Bakit may sinabi ba akong bad ka? Sa sobrang bait mo nga nangahalik ka pa? Alam ko naman po yun. Sang-ayon ko dito na napalunok na lang. Paano kasi dumako na naman ang mga mata ko sa mga labi niya. And I'm sorry if I behaved the way I did. Kasama kaya sa paghingi niya ng tawad ang ginawang paghalik niya sa akin? I did not know that you were going through something. Dagdag pa nito. Something? Ano tinutukoy ni Mr. Faltado? So, when did you break up? Sunod na tanong nito. Po? Your ex-boyfriend. Three months? Pagputol nito sa sinabi ko. Now I understand. It must have been so difficult for you. At muling nagbawi ito ng tingin. Years po, sir.
Pagtatama ko. 3 years? Opo. Naramdaman ko biglang panunuyo ng lalamunan ko. Pansin ko natigilan ito bago muling nagsalita. He must be a very special man that you're still crying over him after 3 years. Ah, oo nga po eh. Naasiwa akong bigla kaya naman pala biglang bumait ito sa akin. Nakaramdam lang ng awa. Nag-guilty ba siya sa mga ginawa niya sa akin? Akala niya totoong umiiyak ako dahil sa ex ko. Kung alam lang niya na siya ang dahilan ng pag-iyak at pagbigat ng dibdib ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala nito at saka tumayo. Alright then, let me drop you home. Sabay halokip-kip na mga kamay sa magkabilang bulsa ng slacks nito. Hindi na po, magta-taxi na lang po ako. Tumayo na din ako bit-bit ang bag. I insist, it's not safe to go alone at this time. Pilit pa nito. Hindi naman po ako mag-isang uuwi. At napansin kong bahagyang pagdilim na mukha nito. Kasama ko po yung taxi driver kaya dalawa kami, o diba? Dagdag ko at tipid na ngumiti. You are really different. Nagbaba ito ng tingin na para nagpipigil na mangiti. Pagpasok sa kotse ay agad hinanap ng mga mata ko si Kuya Dex. I don't let him work after 8 p.m. Sagot nito pagsakay sa driver's seat. Nabasa ba nitong nasa isip ko? Tumango na lang ako at ngumiti. Ibig sabihin siya palang maghahatid sa akin. Habang nasa daan ay hindi ko maiwasan ang hindi sulyapan ng amo. Tahimik lang ito nagdadrive. Bawat pihit nito sa manibela ay bumabakat ang muscles nito sa mga braso. Kahit nagdadrive ay attractive pa rin ito. Kailan kaya yung time na papangit ito sa paningin ko? Medyo nakakailang ang katahimikan. Buti na lang ay binuksan nito ang radyo. Starry, starry night. Ano ba yan? Lalo naman akong aantokin sa kanta na to. Do you know the story behind this song? Bahagya akong napapitlag sa piglang pagsasalita nito. Hindi po, sir. Sagot ko na tumingin sa bintana. Napansin kaya nito na pinagmamasdan ko siya? The song refers to a painting by Vincent van Gogh called Starry Night, which was inspired by dreams that he had after looking at the stars. Ang romantic po pala ng meaning ng kantang yan. But there's more to that song. Sumulyap ito sa akin. It also describes how Van Gogh suffered due to depressions, heartbreak, and rejections. Eventually, he decided to end his own life. Ay, malungkot po pala. Pagbabawi ko sa sinabi kanina. Para nalungkot talaga akong lalo sa narinig. See, things are not always what they seem. Seryoso at makahulugang sabi nito. At itinuon muli ang tingin sa daanan. Ang lalim nitong magsalita. Hindi abot ng level ng utak ko. Paano ba pigilan ang kilig? Hindi ko kasi maiwasan. Ito ako ngayon pinagdadrive pa uwi ni Mr. Faltado. Ramdam kong lamig ng air ko na tamoy na nakakatuksong pabango nito. Sinabayan pa ng mahinang tunog ng radyo. Diyan lang po kami, sir. Sabi ko dito na matanaw ang bahay namin. Isang simpleng bungalow lang ito. Sapat lang sa aming maliit na pamilya. Huminto ito sa may tabi ng gate at tumingin sa akin. Salamat po sa paghatid. Habang kinakalas ko ang seatbelt, ngumiti naman ito bilang sagot. Bumaba na ako ng kotse para buksan ang gate namin. One more thing, Claire. Habol nito na bumaba din pala. Po? Nabitawan ko tuloy ang pagpihit sa lock ng gate at tumarap dito. Nagkasalubong ang mga mata namin at baka sa mukha nito ang pagkaseryoso. Well, I... Hindi nito natuloy ang sasabihin sana. Claire, ikaw na ba yan? Sigaw yun mula sa loob ng bahay. Parehas kami napalingon. Si mama pala na palabas na ng gate. Mama ko po, bulong ko sa amo. Good evening, bati ng boss ko at ngumiti. Ah, magandang gabi din. At ngumiti din sabay siko sa akin. Si Mr. Faltado po, ang boss ko. Ah, ganun ba? Halika, pumasok ka muna. Baka gusto mo nang maiinom. Aya ni mama. Thank you, but I have to go. Bahagya pang yumuko ito. Opo ma, late na masyado. Mahaba pang biyahe ni sir. At tiginay ako na si Mr. Faltado pabalik sa kotse niya. Thank you po ulit sir. Ano po pala yung sasabihin niyo? Bigla kong naalala ang naputol naming usapan. Never mind. Anyway, good night. At pumasok na ito sa loob ng kotse at naupo. Kahaba-haba naman kasi ng biyahe namin kanina. Ngayon niyo pa naisip sabihin kung ano man yun?
Good night din po. Habol ko dito at tumalikod na. Lika na po ma, pasok na po tayo. Hindi to tumindig sa kinatatayuan. Sa halip ay sinundan ang tingin ng papalayong sasakyan. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Nakangiti ito na parang nanunukso. Ha? Ma, boss ko lang po yun. Agad natanggi ko. Eh bakit ka hinatid? At tumingin pa si mama sa mga mata ko. Kasi po, late na daw. Delikado daw po. Pwede ka naman mag-taxi o mag-grab. Sabi ko nga po, pero delikado pa rin daw po dahil mag-isa ako. Ganun ba? Eh di nag-aalala siya sa'yo. Siyempre po ma, sekretary niya ako. Sobrang pag-aalala naman yan para ihatid ka pa. Ma, last time hinatid din ako ni Mr. Sandoval. Hindi naman po kayo nag-isip ng ganyan. Ibang tinginan niyo eh. At lumapad pa lalo ang ngiti. May girlfriend po si sir, model po. Saka imposible po yun na magkagusto sa akin. Sagot ko na pilit na tago ang lungkot sa boses ko. Anong imposible? Maganda ka naman, mabait at masipag. Natahimik na lang ako. Hindi naman sapat yung maganda lang. Maraming mas maganda, mas mabait at mas masipag kaysa sa akin. Walang imposible sa pag-ibig, anak. Intrigera din itong si mama eh. Kamusta ka gabi, besh? Tanong ni Charisse na nakita ko nito kinaumagahan. Ang ganda! Sobrang ganda! Exaggerated na pagkakadescribe ko dito. Totoo ba na kumanta si Michael Pangilinan? Excited na tanong ng kaibigan. Naalala ko na naman yung malungkot na kanta ng singer. Oo, tipid kong sagot. At tumili ang kaibigan na parang bata. Eeeh! Nagsisisi tuloy ako bakit hindi ako pumunta. Pagmamaktol nito. Eh nasa ka ba kasi kagabi? May date kami ni Paul. Sagot nito. Si Paul ay ang boyfriend niya. Sana all! Sagot ko dito at saka tumawa. Good morning po, sir. Nakangiting bati ko kay Mr. Faltado. Good morning. Aba, himala! Bati nito nakangiti din pero hindi nakatingin sa akin. Pumasok na ito sa kanyang opisina. Good mood si sir. Baka maganda ang gising. Ako naman ay nagsimula magtrabaho. Maya-maya ay tumunog ang telepono. Yes, sir? Please, come to my office. Ang boss ko sa kabilang linya. Okay, sir. Agad akong tumayo. Make a cup of coffee. Utos ng boss na nasa harapan na ako nito, na ang attention ay nasa monitor ng computer nito. Po? Natigilan ako dahil first time nito magpatimpla na kape sa akin, pero agad din naman akong pumunta sa sariling pantry nito. May dalawang klase ng coffee machine doon na parehas kong hindi alam gamitin. Kaparehas yun ang mga nakikita ko sa mga coffee shop. Nakakahiya namang sabihin na hindi ko alam gumamit nun at baka isipin na simpleng bagay lang ay hindi ko kayang gawin. Buti pa i-google ko kung paano gamitin yun. Kinapa kong bulsa na aking palda. Pero walang cellphone doon. Ay, naiwan ko pala sa desk ko. Paano kaya to? May nakita ko isang bag ng beans doon sa may gilid. Mukhang ito na nga yun. Agad kong binuksan na isang machine na nakita at binusang beans doon. At pinindot, walang lumabas na kape. Bakit ganun? Maya-maya ay tumunog ito na pagkalakas-lakas. Hindi ko na malay na nasa pinto na pala si Mr. Faltado. Nakatayo at nakatingin sa ginagawa ko. Patuloy ito sa pagtunog kaya medyo nagpanik na naman ako. Wala sa bundok nito eh. Kinabahan ako dahil baka nasira ako. Nag-aalalang napalingon ako at lalong kinabahan dahil nandun pala ang boss ko. Inaasahan ko na makitang galit na mukha na naman ito. Pero bakit parang nakangisi to? You should tell me if you don't know how to use it. Sabi nito na nakatingin sa coffee machine na ngayon ay tumigil na sa pagtunog. Ah, sir, babayaran ko na lang po kung nasira. Pasesya na po. At nagyuko ako ng ulo. Alright, that's 27,000 pesos. Napaangat ang ulo ko sa narinig. Pag binawas na sa sahod ko, may utang pa pala ako. Tatawa-tawa itong tuloy ang pumasok sa pantry at lumapit sa isa pang coffee machine na mukhang mas komplikado. Pero hindi ko makuhan tumawa dahil wala na pala akong sasahurin sa buwan na to. I will show you how. May kinuha ito isa pang coffee bag at nag-scoop ng powder doon. Inilagay sa isang parang stainless na kapa at kinabit sa coffee machine. Maya-maya unti-unti nang pumapatak ang kape sa tasa. Nakatingin lang ako sa ginagawa nito. Alam ko sa sarili na hindi ko din naman maalala kung paano niya yung ginawa. See, that's easy. At hinigo pang kape na hawak. Tahimik lang ako nakamasid dito na parang lumulutang na naman ng utak.
Kakaibang Mr. Faltado ang nasa harap ko ngayon. Masigla, parang sa isang iglap ay nag-ibang pakikitungo nito sa akin. Dapat ba akong matuwa? Naging mabait lang naman ito sa akin sa pag-aakalang may pinagdadaanan ako. Hindi ko kailangan ng awa niya. Isa pa, 3 years na nga kaako yun. Hindi ako makapaniwala na bumenta dito ang palusot ko kagabi. Pero mainam na yun ang paniwalaan niya. Kaysa naman malaman nito na may lihim na pagtingin sa kanyang sekretary niya. Baka dahil dun ay mawalan pa ako ng trabaho. Psst! Pagpasok ko pa lang ng pantry, tinawag na agad ako ni Charisse. Psst ka dyan! Nakaupo na ito sa isang mesa sa gilid na parang kanina pa nag-aabang sa akin. Besh! Halika dito! May papakita ako sa'yo! Ano na naman niyan? Lumapit naman ako at tumabi sa inuupuan nito. Halos idukduk nito sa mukha akong cellphone niya. Natatawa ako sa kaibigan dahil likas talaga ito na pagiging maharot. Pero biglang nawala ang ngiti sa labi ko nang mabasang pinapakita nito. CEO of Lions Properties and Presi Jones, back in each other's arms? Naka-caps lock pa ang title. Kaya lalong intense ang naging dating nito sa akin. Agad kong iniiwas ang cellphone nito. Hindi naman sa nagulat ako sa nabasa. Expected ko na kasi yun. Pero hindi ko pa din maiwasan ng hindi makaramdam ng lungkot. Besh, basahin mo! Naklinlink pa ang article para lumabas ang buong balita. Nagkabalikan na daw pala sila? Tanong nito. Talaga ba? Kaya naman pala lagi nakabuntot yung babae sa kanya. Sabi ko na, pilit na lang itinago ang nararamdaman. Nagkibit-balikat na lang ako at binuksan ang baong pagkain. Iba talaga pag model, no? Gustuhin ng mga mayayaman at gwapo. Nakakainggit? Dagdag pa ng kaibigan na patuloy lang sa pagbabasa sa article. Parang gustong sumabog ng puso ko ng mga oras na yun pero kailangan kong pigilan. Ayoko mahalata ako ng kaibigan. Ang sakit, no, Claire? Kaya ngayon gumising ka na. Bulong ng utak ko. Ganun talaga. Yun lang ang nasabi ko bago sumubo ng kanin. Pweh! Bakit ang lamig nito? Natatawa ang kaibigan na kinuha ang baunan ko mula sa mesa. Initin mo muna kasi, besh. Lutang ka na din eh, no? At pinasok yun sa microwave. Naiwan ako sa upuan na tulala. Nagsasalita pang kaibigan pero hindi ko na naiintindihan yun. Wala nang rumirehistro sa utak ko. Sabi na nga at sila pa rin dalawa. Kaya pala kahit saan ay nandun ang babae. Nagbalik sa alaala ko ang tagpo sa Hong Kong. 2 beses naglapat ang mga labi namin ni Mr. Faltado na naging palaisipan sa akin kung bakit nagawa nito ang bagay na yun. Aminin ko man o hindi ay may mumunting pag-asa ang namuo sa dibdib ko sa pag-iisip na baka lang naman may pagtingin din ito. Pero kung ano man yung katiting na pag-asa ay parang bulang naglaho ngayon. Walang ibig sabihin ng mga halik na yun na halos magpawala ng katinuan ko. Walang ibig sabihin ng mga yun sa boss ko. Kaya naman pala, ni minsan ay hindi nito yun binanggit man lang. Nag-aantay ako. Akala ko isang araw ay biglang ipapaliwanag nitong gabing yun. Pero hindi na kailangan. Dahil ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Pagbalik ko sa opisina ay tahimik lang akong naupo. Bagsak ang balikat na pinipigilan ng maluha. Maya-maya ay pumasok si Mr. Faltado. Galing siguro sa pagkain sa labas. Tumingin lang ako dito pero agad nagbawi ng tingin at bumaling sa computer ko. Why are your eyes red? Tanong nito na huminto pala sa harapan ng desk ko. Sinulyapan ko mukha sa maliit na salamin sa desk ko. Medyo namumulang ang gilid ng mga mata ko. Baka nairita lang po, sagot ko na hindi tumingin dito. Sa halip ay nagkunwaring may tinatype sa computer. Are you sure? Yumuko pa ito para sipating maigi ang mata ko. Ang mga kamay ay nilapag pa sa mesa ko. Hindi ko na malayan na napakunot pa lang noo ko, siguro ay naasiwa ako. Masyadong malapit ito. Naiilang ako pero natiis kong hindi tumingin dito. Ayoko masalubong ang mga mata niya. Opo sir, okay lang po ako. Pilit tinatago ang panginginig ng boses ko. You should go and see a doctor. At dumiretso nito ng tayo. Okay po, matamlay na sagot ko. Ramdam ko natigilan ito bago tumalikod para pumasok sa opisina. Napakagatlabi ako na nangingilid na ang mga luha. Buti na lang at umalis na ito. Mahihirapan na naman ako magdahilan kung nagkataong tumulo ang luha ko kanina. Ang hirap talaga magmahal ng taong may mahal ng iba. Claire, can you please come to my office? Sa kabilang linya. Okay, sir. Agad akong pumasok sa opisina ng boss. Bring these documents to Mr. Gutierrez.
Utos nito na may inabot na papeles. Nakaya ko ito. Mukhang may nire-review ng mga kontrata. Iniwasan ko din ang mapatingin dito. Tahimik kong kinuha yun at agad na lumabas. Kahit mabigat ang pakaramdam ko ngayon, ay pinipilit ko maging okay. Hindi pwedeng maapektuhan ang trabaho. Parang mali. Hindi to para sa akin, Claire. Sabi ni Mr. Gutierrez, isa sa mga leasing executive namin. Eh, yan po yung inabot ni sir sa akin. Sagot ko naman. Baka nagkamali si sir. Buti pa ibalik mo sa kanya yan. Babalik na naman ako sa opisina ng boss. Kung kailan iniiwasan ko nga sana. Pero wala naman akong magagawa. Pagbalik ko ay nakayuko pa rin ito sa papel na hawak niya. Sir, hindi daw po ito para kay Mr. Gutierrez. Sabay lapag ko nito sa desk. Nagangat ito ng ulo. Dumiretso ang tingin sa mukha ko. Buti ay agad ako nakayuko. Safe ako sa malalim na mga mata nito. Have a seat. I will check it. Utos nito. Pwede bang tumanggi? Mas okay na ako na nakatayo dito eh. Claire, tawag nito sa akin na hindi ako gumalaw sa pagkakatayo. Napalunok ako bago naisipang sumunod dito at naupo. May magagawa ba ako? Ang mga mata hindi ko malaman kung saan ito tutok. Nakita ko isang ballpen at doon pinokus ang attention ko. Are you okay? Biglang nagsalita ito. Akala ko'y busy ito sa pag-check sa dokumento na hawak nito. Opo, sagot ko na nakatingin pa rin sa ballpen sa mesa nito. Do you want it? At kinuha ang ballpen. Ha? Hindi po. Tipid kong sagot na nakayuko pa rin. Are you sick? Hindi ko napansin na naupo na pala ito sa harap ko. Naramdaman ko na lang ang mainit na palad nito sa noo ko. Hindi ko naiwasan ang hindi tingnan na sinalubong ang mga mata nito. Agad naman ako natauhan at iniwas ang mukha sa palad nito na parang napaso. Okay lang po ako, sir. Sabi ko na lang sa napakunot noon na amo. Bumalik na ito sa kanyang upuan at inabot ang dokumentong kailangan ko. Buti ay hanggang mag-uwian ay wala na itong inuutos dahil hanggat maaari ay gusto ko munang umiwas mula rito. Tungay nga kayang headline na mag-fiancé na si Press at Lester Faltado? May pag-asa pa kayang maambunan ang pagtingin si Claire mula sa kanyang amo? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.